Ayaw nila na tayo ay makarating doon sa kaliwanagan. Ayaw nila. Seryoso ang mga kalaban. Kaya mag-ingat po tayo. Wala po sila. Siguro meron sa labas, oh, pero kampante na sila dyan kasi nakuha na nila ang mga dyan sa labas. Tayo, nagsiselo sa mga kalaban kung baka tayo ay makarating doon sa kaliwanagan, sa kalangitan. Kaya tayo ay kanila talagang dinapato. Mag-ingat po tayo. Gawin po natin ang karasan natin, ang ating liwanag na nanggagalis sa ating gintong kalooban at labas, hindi lang gold-plated po. Alam niyo ba ang ginto ay galing sa apoy? Hindi po ba? Wala pong gintong, ang ginto ay dinilog sa apoy. Di natin namamalayan na ang ating Ama sa langit na binigyan tayo ng mga mensahe galing sa kalangitan at pinapakain sa ating espiritu, di natin namamalayan na tayo ay nililog ng ating Ama sa langit para maging gintuan ng ating puso. Maging maliwanag na maliwanag tayo. Kumikinan at hindi kayang batuhin ng anumang kalaban. Mag-ingat po tayo dahil andito lang ang mga kalaban. Tayo ang pinupunteriya. Huwag po tayo bibitin. Meron po akong nagasahin, nagasahin din ng ating Ama Jesus sa kalangitan. Ulit-ulitin ko po, natutuwa po ako sa mga apostol na talagang napakagaling na po, handang-handa na po talaga. Kaya lang, puro babaeng apostol naman ang tinawag, kaya gusto ko sana sa susunod may lalaking apostol din. Ang babasahin ko po ay ang mensahe ng ating Amang Jesus sa langit na pumanaog noong April 11, 2020. Ilang beses na akong nabasa ito, pero gusto ko pong masahin ko ito. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo'y muling nagkabuklod-buklod, magkaisa ang bawat isa. Magpakatatag kayo sapagkat ang kautusan ay hindi matayuan ng makasalan. Yun po, pwede po natin gawin kasalihan ito. Magpakatatag kayo sapagkat ang kautusan ay hindi matayuan ng makasalanan. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na kay muling nagkabuklod-buklod, magkaisa ang bawat isa. Yun po ang kailangan natin, mga kapatid, ang magkaisa tayo. Yung bang ang iniisip ng kapatid mo ay iniisip mo rin. Ang nasa puso ng kapatid mo ay nasa puso mo rin. Magkaisa, yun po talaga ang kailangan natin ngayon. Magkaisa. Dahil mas palakas tayo kung tayo ay buklod-buklod at nagkakaisa. Hindi po tatalab ang mga bato kalaban sa atin kung tayo magkaisa. Yun po ang kailangan natin talaga. Huwag po tayong magkawatak-watak. Ay, kung konti na nga lang tayo, tapos mababawasan po tayo, dapat matagdagan po tayo. Pero, sabi ko nga, huwag kayo mag-alala kung konti na lang tayo, maling bilang-bilang tayo, dahil tayo ay pilili. Piling-pilay na po tayo. Madadagdagan pa tayo ng mga pilili. Ang sampung kautusan ay para kay Moises upang mabuo ang at may ligtas ang kanyang mga anak. Ang liwanag na nagmahal ng lubos sa kanyang mga anak, ngunit pinagtak sila. Hindi sila
na kontento sa kanilang nasilayan kung gaano kabana, sulat dito kabana, ang kanyang kapangyarihan. Kabanal. Kabanal. Kung gaano kabanal ang kanyang kapangyarihan. Ikaw na nanauhaw ng tubig, bibigyan ka ng kaunti. At ang isa, ang ibibigay sa iyo ay puno ng tubig. Ngunit gaano man karami ang tubig, kung makasalanan naman, ang nagbigay, hindi mo may inom ang tubig. Kaya tanggapin mo kahit ang tubig ay kakaunti, kung ang nagbigay naman dito'y ang mabuti. Hindi man kayo papaslangin, ngunit pasakit ng pasakit ang kanilang pag-uuri. Kayo na, binuklod ng liwanag at ang napakarami na nasa itim, kahit gaano sila karami, kung ang puso nila'y patay na, sila'y mababawasan at mababawasan. At nawa ang mababawas sa kanila ay mapunta sa atin. Sa katotohanan mga kapatid, ang mga mensaheng ito ay napakasimple lang intindihin, hindi na po kailangan ipaliwanag. Diretso na lang po natin ipasok sa ating mga puso dahil hindi na po sila mahirap ipaliwanag. Para meron lang parte talaga na matalinghaga. Pagpatuloy ko po. At ang nasa liwanag at kaliwanagan ay mga nabiling buhay. Pusilat ang kalooban. Napalad po tayo. Dahil nasa liwanag po tayo, mananatili po tayong buhay at pusilat ang kalooban. Magtanong kayo, aking sasagutin. Ako'y ang utong na anak ng kaliwanagan na siyang pinababang muli upang iligtas ang sanlibutan. Magdasal kayo ng taos sa inyong puso. Magmahal kayo ng buong buo sapagkat minahal niya kayo. Si Abraham, siya isang propeta. Ang iyong katanungan ay kung totoong inalay ni Abraham ang kanyang anak. Hindi kailangan, tupa lamang. Nabigyan kayo ng tutunin sa ibabaw ng lupa. Hindi ko na kailangan banggitin kung meron mang kabutihan na gawa. Huwag mong ipagsali. Hayaan mo na ang nakasilay ang siyang magbabahagi sapagkat kung ikaw ay mismong nagbahagi, isang kasalanan pagmamataas kong ituloy. Ang tagal na natin alam itong sabihan ito na yung ibinigay ng kanan ay hindi dapat malaman ng kaliwa. Kaya ito nga po, inuulit lang po. Saluhin niyo ang ibabato sa inyo. Sinaktan man kayo ay ibigin niyo ang tunay. Ang taon ay hindi ko na tinignan sapagkat ang tanging layunin ko lamang ay iligtas ang naulanan ng apoy upang mangaral sa ibabaw ng lupa. Hindi ko man may pagpatuloy nang may pagpatuloy na riyan kayo may tinakda. Manalig kayo sapagkat suot nyo ang kalimanagan. Ito nga po, dahil tayo ay piling-pili, mayroon po tayong nakaatang na katungkulan na ipagpatuloy natin ang nasimulan ng ating Amang Jesus sa kalangitan. Mayroon dalawang magkapatid, isang mayamang at isang mahirap na nasa labas lamang ng lilong. Ang isang lilong. Hindi ko maaaring mabanggit na libong o tahanan na aking amang nasa langit sapagkat wala namang katotohanan ang kanilang pinabahagi. Yung lilong po ay yung kumbaga mga simbahan. Bahay talanginan. Ito na nga po sa atin, bahay talanginan ang tawag natin. At nagkwento po ang ating Amang Jesus sa langit ang tungkol sa dalawang magkapatid.
Pagpatuloy mo po. Siya'y nagbigay ng napakaraming salapi. Tumulong ngunit, sarili niyang kapatid ay hindi matulungan. At nang dumating ang itinakda ng mahod ang mahirap at ang kanyang nilunggit, aking ama na nasa langit, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa dulo ng aking buhay. Aking ama na nasa langit, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa dulo ng aking buhay. Yan po ang sinabi ng isang mahirap, yung mahirap na kapatid. Napapansin din naman siguro natin dito na walang mayaman dito. Pupunta din po ba? Puro may hirap lang. Kaya mahal na mahal talaga ng ating Ama sa langit, ng ating Ama Jesus sa kalangitan, ang mga mahihirap. At nang nasa langit na ang mahirap, natunghay niya ang kanyang kapatid na nasa dilim at ang kanyang binanggit, Anak Isaac, bakit ako narito sa dilim? Ako na may nagbigay, tumutulong sa inyong tahanan. Bakit ang mahirap na yan ang iyong pinapansot at kung bakit ako narito sa dilim? Mapagal tayo, mga kapatid. Kung iniisip man tayo na tayo ay mahirap, tayo ay pinili. Pinili tayo para iligtas at alisin sa kadiliman. Kasi ang kayamanan minsan ay bitag-bitag para dalhin ka sa dilim. Sapagkat ang tahanan ay ginawan sa labi, may pagpatuloy ko po. Sapagkat ang tahanan ay ginawang sa labi, kayo'y mabuhay hindi lamang sa pagkain at sa mga salapi, sapagkat mayroon ding nabuhay sa biyaya lamang. Mga anak, huwag lamang kayo ang binigyan, kayo'y magbahagi rin. Mga anak, lamang kayo ang binibigyan, kayo'y magbahagi rin. Pwede pa rin hugot yun. Pwede po rin natin gawin isang hugot. Natotoo naman. Matagal ko na itong nararamdaman ng mga panahon pa na ako'y nakikita ko na maraming biyaya na binibigay sa akin ng ating Ama sa Langit. Noon pa, naisip ko na, na hindi lahat ng iyon ay para sa akin lang, kailangan ibahagi ko po. Matagal na rin po ako nagbabahagi sa mga kapatid ko, at lalo na ngayon, at nakilala ko na ang mga tunay kong mga kapatid. Noon lang po. Kapatid ko rin sila, pero kayo po ay mga tuloy kong kapatid. Noon nga po, may panahon noon na sabi ko, sana na yata ito. Sapat na ito sa akin. Hindi ko na ito maubos hanggang mamatay ako. Pero narinig ko ito na, huwag mong sabihin, tama na. Ipamahagi mo sa mga nangangailangan. Ito na nga po. Salitang banal ang binibigkas ng iyong hindi mula sa libro na isa sa buhay na tulad ng libro ng buhay. Mapalad kayo, mga anak, sapagkat kayo'y nakinig sa akin ng ika'y bumagsak. Tinalikuran mo ang iyong kapatid. Sinundan mo at dinala ang lahat ng iyong salapi at ng ika'y nahulog. Nahulog na at nais unang tulong, ang umapot sa iyong mga kamay ay ang iyong naghihirap mong kapatid. Ang sinundan mo ay isang ilamang ang kailangan sa iyo. Sinundan kayo ng
karami sapagkat tama ang iyong katayuan, tama ang landas ng iyong tinatahan. Anak, hindi kayo may iligtas sa pagtakip lamang sa inyong mukha. Wala kang pananali, mahina ang iyong spirito. Ang mahirap na nananali at ang mataas na walang hinangat at walang tinignan kundi sa laki. Siya ay tumulo lamang kahit kaunti. Bakit siya ang bulapitan ng kamatayan? Ang nanalig sa akin at nanalig sa aking Ama sa langit ay ang may buhay na walang hanggan. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na ang mga salitang ito ay binigkas ng ating Amang Jesus sa langit. Hindi po yung nakasulat lang na binasa ko. Ito po ay kanyang ibinahagi sa akin. Napakaganda, hindi po ba? At parang isa na rin medalya ito sa ating mga mahihirap. Ako po, kung nakikita nyo na meron ako konting kayamanan dyan, hindi ko po minsan itinuro na sarili ko na isang yan, sinasabi na ng mayaman. Minsan hindi ko po naisip. Ewan ko. Mas gusto ko pa yung mga pagkain simple lang. Hindi nga ako magtatapon ng pagkain. Kung medyo panis ng konti yung kanin, naalis ko pa ng konti yung panis, kakainin ko pa rin yung pwede. Kasi hindi yata maganda yung magtapon ka ng biyaya. Hindi po. Hindi ko yung siguro maniniwala. Meron ako mga damit dyan na 30 years pa, andyan pa, sinusunod ka pa. Ewan ko, hindi nga ako mahilig magtapon. Punong-puno na yung bahay ko. Mga iba, tingin na ng iba, mga basura na yun. Pero sa akin, hindi pa. Ewan ko, kaya po siguro ang biyaya ay malapit sa akin dahil hindi ako nagwawaldas, hindi ako nagtatapon, hindi ako nagsasayang. Yung siguro ang sikreto ng buhay. Pagpatuloy po natin. Hindi mo matutupad kami kahit tunay. O kung ano pa man ay may hangganan. Narinigtan po natin itong linya dito sa kanta ng ating kapatid. Sa lati o lupaman ay may hangganan. Ngunit ang buhay sa langit ay wala nang kailangan sapagkat ang lahat ng iyong hinawakan, ng iyong katawang mortal ay bibitawan at malimitawan. Yan na po. Nawa ito ay makarating din sa mga karamihan dyan ng mayayaman na dapat maintindihan nila na yung kanilang kayamanan ay hindi nila madadala kung saan, mabibitawan din balang araw. Sila ay nalalasing sa kaligayahan. Kaya na, wala na. Hindi na nila tayo papansin pumunta rito. Dahil meron na sila. Kala nila kompleto na. Pero hindi na alam katulad ng dalawang magkapatid. Yung mahirap na karating sa langit, yung mayaman ang tulad sa dilim. Yun ang dapat natin iparating. Paano kaya natin iparating sa kanila, sa mga mayayaman na yan? Paano kaya? Siguro kailangan silang tapikin ng ating Ama sa langit. At mayroon silang randaman sa katawan nila, pumunta sila rin. At makilala nila at marinig nila ang mga mensahe. Tutumayan ko ang lubos na nangayaman sapagkat ang mataas hindi na kami kailangan. Haharusin ko ang tahanan na nagdarasal ng kapatuhanan
lalong-lalong na ang bahay dalangin na. Yan na po. Ito po ang pangako ng ating mga Jesus sa kalangitan. Haharapin niya itong ating mga lindong sa San Joaquin Man o dito sa Tupacula. At maalala ko pala, hindi lang naman tayo nandito ngayon sa Tupacula ang ginintuan ng puso at napili at inihanda sa labanan. Pati rin po yung mga kapatid natin doon sa San Joaquin na nagpupuntahan doon na may dahilan naman na hindi makapunta rito. Sila rin po ay talaga po namang hinanda ng ating amang sanay. May mga ginintuan ang puso din po sila doon. Pati rin yung mga kapatid natin sa Abra o maski sa ang lugar po sa Pilipinas. Mapanggap po tayo na. Mula talampakan hanggang sa ulo'y pinagmamasdan at nabanggit. Sino ka ba upang gabaan ng kaitaasan? Mga anak, lupang may kayo'y tinakda na huwag na kayo'y ba't dalawa ang Diyos nila ay Diyos nila. At ang natatanging Diyos ng naniniwala ay tanging nasa langit naman. Darating ang takdang panahon ng panahon ay tinakda na darating ang takdang panahon na ang nagbababa ay titinghala ng lumuhod na ang lahat ang nang sumasamba sa isang gawa. Katulad ng may pamahagi kanina ng ating kapatid na Leia, sa balang araw ihingi ng tawad o lalapit sa iyo ang namumuna sa iyo. Ikaw nagtaka sa iyong sarili kung bakit. Ikaw nakatayo at nakatinghala sa itaas sa langit sapagkat ikaw ang may pananalig ng katotohanan. Tayo na po. Swerte natin. Sampahin na nila ang baliktad na krus. Wala na akong magagawa kundi hayaan ang sundo. Ang sundo na makalaya. Pati nga ang ating amang Jesus sa kalangitan ay parang sumusuko na at wala na daw siya magagawa sa mga sumasamba sa baliktad. Pero ito ay ibinigay sa atin. Ipagpatuloy natin ang kanyang gawain. Binigay po sa atin. Nasa atin na po ngayon yung katungkulan na yun. Mga anak, ang tungkulin niya ay walang katapusan. O yun po, wala po talagang katapusan. Hindi po yung punta ka na dito. O kayo po sa San Joaquin, tama na. Isang linggo, o okay ka na. Tapos susunod na linggo, na naman. Punta ka na naman. Wala po katapusan, sabi po ng ating Amang Jesus sa kalangitan. Mga anak, ang tungkulin niyo'y walang katapusan. Hanggang sa makarating tayo sa langit, yung mga anak. Hanggang nabubuhay at yun na nga, dahil na tayo rin sa kalangitan. Sa kaliwang hagan, sa kalangitan. Ako'y saglit lamang, mga anak, ang sandaling ating pag-uusap naway madaragdagan pa kayo. Nawa po, madaragdagan pa po kami. Pagbastan mo ang nakatunghay sa iyo, mayroon kang tako sa mga nagaganap. Anak, ang pananampalatayo mo ang kailangan ng kaluluwa mo sapagkat ang nag-iisang liwanag at ang iyong gabay ay bumabalot sa iyo. Matuwa ka, aking anak, matuwa ka. Buhayin mo ang iyong puso. Ang gaganda po ng mga pangalan ng ating Amang Jesus sa kalangitan. Sigurado sa atin, tatalag ito. Nawa po, mararinig din po ng mga taong
kailangan makarinig ito. Nabiyayaan ka ng maraming salapi. Napakaraming nangangailangan, ngunit kung ikaw ay magbibigay, ikaw ang mawawalan. Ano ang iyong pipiliin? Saglit lang po, ay mga tati na naman yung ating lalak. Ito po, may tuloy po. Para po sa inyong kaalaman, yung gusto ko po, hindi po sa lalak ng mga kaya sabi, ang ganda nga ako kumanta, pero may nangyayin na siya. Kaya ito, paglalakasan ko ang pagbibigas sa inyo. Ang maestro ka po ito, hindi ako makapagsalita ng mga lalang, hindi ako makarunong po. Isang buwan dito po, tumadaan ang pagkain po. Ano, may biniblender yung data, sa pagkakamanohan, hinahal ito. Isang buwan po ako doon sa hospital, lang dito tumadaan ang pagkain. Hindi ako makarunong. Dahil nga na maestro ko, yung aming lalamunan, hindi makarunok talaga. Hindi po. Isang buwan po. Kaya pala ako niligtas noon ay para po makilala namin. Makasama niyo. Kaya po sama-sama. Pero yung mga kamag-anak po noon, nung maestro ko, parang tuwang-tuwa, andyan na sila. Ang daming lumabas sa akin sa ospital. Ang daming pangambas. Alam ko na kung ano ang kanilang alam ko na. Kasi, kala nila siguro ako ay, ano na, mawala. Eh, hindi nila alam. Ang kasalanin ay ginawa ko lang ito. Para po sa akin. Hindi para sa kanila. Ay, naku, sa totoo lang po. Nararamdaman ko, wala hindi mo na kumbo po. Kaya ngayon, unti-unti ko na inaayos yung mga papilis sa pangangangangangangangang para sa pangalas naman. Kasi kung, halimbawa, nawala mga panahon ngayon, ano sa nangyong eh, marami pa kasi ako ang nabili sa kanila ng mga dito ay mga dito na may paralan pa nila. Eh, pag nawala na ako po, hindi lang nila dito. Yung ginayad ko sa kanila, wala na. Kanila, balik na kami. Kaya, nararamdaman ko siya. Oo, wala na mga dito. Yung yata yung isip ng mga to. Ang dami yung nagsumpulan doon. Ang abay yung istro. Ako, sir, na po. Hindi pa sa sila ng nagkanilang kapalaran. Pero alam mo naman sa langit kung kanino mapunta mo ng kapalaran. Pasensya na po kung tutumanan lamang. Hindi ko po sinadya. Ito ang aking babasahin ngayon. Basta binuklat ko lang. Hindi ko nga po